Behold, pag sinabing behold, it is very important. Behold. No. Bigyan natin ng alaga ang sinabing yan ng Panginoon. Tayo muna ay manalangin, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you God for the verses that we read today. And we need your wisdom, power, understanding of the word. And help the servant to expound the word when we apply this unto wisdom. And Holy Spirit, speak to us in a very personal way, O God, or special way. Kung mayroon man sa aming kalagitnaan na hindi patiyak ng langit at buhay ng halanggan, and then na dakilang Diyos, kausapin mo po sila, Panginoon. At marinig nila ang mensahe ng kaligtasan, Panginoon. At katiyakan ng langit at buhay na walang hanggan, Panginoon. Thank you for the brethren na ngayong umaga kasama po namin, Panginoon. Bless the message, O God. Give me wisdom and strength and power and to speak the word with boldness, Panginoon. And Holy Spirit, and we need your guidance and power the understanding of the word today. Cleanse our heart, forgive our sins, O God, and be ready to receive the word and fill our heart this morning and send us revival in our Christian life, O God. Forgive our sins and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. The theme of this verse is, our message is, the return and reward. Amen. The return of Christ. And we are going to study the last part of this book, the book of Revelation, the book of prophecy. The prophecy is the book written, history written in advance. This is the book of future. The future events, we can read in the book of Revelation, the future events that will happen. Behold, I come quickly. Nakasulat yan, no? Nakasulat yan na kulay pula. Mismo ang Panginoon ang nagsasabi. This is important word. This is the last word, the last message, the last prayer, no? The last promise. Amen. The return of Christ together with His reward. No? I come quickly. My reward is with me. Amen. So, Christ will return and reward every believer. Christ will return. You believe it or not, Christ will return. You are prepared or not, no? God, Jesus Christ will return. And He said, 3 times in this book, in the last book, the last chapter, and this is His last word, last prayer for us Christian. No? Sabi niya, I come quickly. He will come very soon and unexpectedly. Expectedly. No. Hindi darating ang Panginoon sa hindi nating inaasahan. Amen. Amen. And many Christian are prepared, many Christian unprepared. Amen. Amen. No. Kasi hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. Amen. Ano sabi ng awitin sa Christ Returned? It may be at morn. It may be at morn when the day is awaking. Amen. Amen. Yan ang awitin, ano? Di mo alam, pagising mo, early in the morning. Sabi niya, and at the morn when the day is awaking. Amen. Ginising ka ng Diyos sa kanyang pagbabalik na. Amen. Amen. Babangon ka. Oo. Ay bumalik na ang Panginoon. Amen. It may be at midday. Oo. Maybe
pagkatapos ng service. Oo. Midday. Amen. Tanghaling tapat, darating ang Panginoon. Amen. Sabi ng awitin niyan, ano? It may be at twilight, darating ang Panginoon sa takip silim. Oo. Sunset. It may be perchance that the blackness of midnight. Amen. Oo. Hating gabi, pwedeng dumating ang Panginoon. Amen. Na naginip ka pa. Amen. Oh. At alam mo, akala mo panaginip ma. Panaginip na pala, nandoon ka na pala kasama ng Panginoon. Will burst into light in the blaze of his glory. Amen. Christ returneth. Hallelujah. Amen. So we don't know the day the Lord will come. We don't know the hour. We don't know the month. We don't know the year. Amen. Amen. But Jesus is coming very soon. Amen. Amen. Because he said, his last prayer, last word, last promise, I come quickly. Amen. Amen. This is the last word, last promise. I come quickly. No? Ganun, apag ang tao ay magkaroon ng pinagbilin, meron na siyang ibibilin. Oo. Last word, importante. Oo. Last word, ang pinakamalaga. Bakal that is true. Kasi ang tao, bago mamatay, hindi na yan magsinungaling pa. Amen? Kaya nga, this is a true saying of the Lord Jesus Christ. The Bible says, surely I come quickly. Ang sabi niya sa verse 20, surely. Kaya nga, he said repeatedly, he reiterate his word. Amen. He speak again and again. Amen. To retain in our heart today. Amen. Amen. That he will come, surely he will come quickly. Amen. Quickly. Oo. Kaya nga makita natin. Kaya sinabi niya sa John 14 verse 1 to 3, let not your heart be troubled. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. Marami pang mga Kristiyano, they were in trouble, they were encouraged, they were in offended. But the Lord will come. Amen. Amen. The Lord will come. In my Father's house are many mansions. If not so, as I go to prepare a place for you, I will come again and receive you that where I am, there ye may be also. Amen. 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 I will come again. That is absolute word. Amen. And His coming, this is the good news to those who believe Him, to those who trust Him. Amen. Amen. This is a good news for us. This is a blessed hope for us. Amen. 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 Ito ang pinakadakilang balita sa atin at pag-asa sa bawat mananampalataya. Amen. That blessed hope and good news to us. But this is also a bad news. It's sad to say, this is a bad news to those who don't believe, to those who reject the Word of God, to those who reject Jesus Christ. This is a bad news to you. Amen. Amen. To those who rejected in that day. One day they will stand in the judgment day of Christ. Amen. Amen. At His second coming. And the end is coming. Kaya sabi ng Biblia sa Revelation 1 verse 3, blessed is he that readeth the book of prophecy. Amen. Amen. Basa pa lang, kapatid, pagpalain ka na. Basa pa lang yan, kapatid. Blessed is he that keepeth the word of prophecy. Ano yung prophecy? History written in advance. Advance na ang reading mo, kapatid.
hindi pa nangyayari, alam mo na ang nangyayari, kapatid. Kaya you must be excited of His coming. Every believer, every Christian must be excited in His coming. Amen? Read it, the book of prophecy. No? And in God's revelation of the future. God reveal His future. Oh. Sa kanyang mga anak, and He keep it, the book of prophecy, nakalagay dyan sa dulo, for the time is at hand. Sa Revelation 1:3. The same thing with the word, I come quickly, for the time is at hand. It is very soon. No? Very soon. Any moment, yan po, the time is at hand. That's why John in the book of Revelation is encouraging us. John urging us, every believer, to be ready of His coming. To be prepared in His coming. So, be ready at all time. Amen. No? Napaganda, mga kapatid, na madatnan ka ng Diyos sa kanyang pagbabalik. You are presence in the house of God. Nakalungkot naman, saan ka natagpuan ng Diyos? Amen? No? Natagpuan ka ngayon sa kusina, sa kainan. Kapatid, saan man yan, kapatid, nasulok ng iyong bahay. Mas maganda, matagpuan ka sa kanyang pagbabalik ng Panginoon. You are in the house of God. You are in His presence of His glory. Amen? No? Kaya nga, encourage ni John, no, to be ready, to be prepared at all times. Because we don't know this. Events happen. Hindi natin alam ang sunod na events, kapatid. No? Na ito ang pinakahintay ng mga Kristiyano. Amen? Sa kanyang pagbabalik. Bakit? Oh. No more pain. No more crying. No more sickness. No more death. Amen. No more death. No more death. Wala ka nang babayaran. Amen? No. Bahala na ang inutangan mo. Kasi kami ay lilisan na. Amen. Pag nang building namin hindi na tayo, kayo na lang magpatuloy. Amen. Hindi na namin kailangan ng building. We have God's building in heaven prepared for us. That's why these events, kapatid, it will happen quickly and you must be ready. Amen. Because the Bible says, I come quickly, surely I come quickly. Amen. Ang maganda sa verse 12, hindi lang siya babalik, na basta-basta lang. I come quickly, my reward is with me. Amen. Dala-dala niya ang reward natin. Amen. No, na ibibigay sa kanyang mga anak. Amen. He will return and He will reward us. The Bible says in verse 12, to give every man according at his work shall be. Are you expecting reward? Amen? No. Naging nga sa eskwilaan, nag-expect ka pa ng reward? Amen? Maraming mga estudyante, oo, bulakbol na, nag-iisip pa ng reward. Nag-iisip pa ng honor. Amen. Bira lang makita sa eskwilahan, mag-iisip pa ng certificate, ng award. Amen. And the Bible says, sino ang tatanggap ng reward? Who will receive the reward? Simpleng puntos lang po ang ating pag-aralan. Sino ang tatanggap ng reward? Of course, number one, faithful Christian. Amen. If you are unfaithful, don't expect reward. Amen. Walang reward na dala ang Diyos sa mga unfaithful. Amen. Because the reward is with me to the faithful servant, faithful soul winner,
faithful Christian. Amen. Amen. Yan po ang magtanggap ng reward. Faithful Christian. Saan natin makita ang faithful? 1 Corinthians 4:2 lang. Familiar verse. Ang sabi niyan, 1 Corinthians 4:2, "Let a man account of us as of the ministers of Christ and steward of his mysteries of God. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful." Ang kailangan ng Diyos para bibigyan niya ng award ay ang mga Kristiyano. A man be found faithful. A man and woman, men and women, found faithful. Amen. 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 Faithful. Amen. Ang word na faithful. Oo. You are faithful in spite of any situation. In spite of any challenges. In spite of any circumstances, you are still faithful to God. Whatever situation, whatever challenge you experience today, you are still faithful to God. Amen. Amen. Kasi maraming Kristiyano nagsasawa na. Nagsasawa na sa pananambahan. Nagsasawa na sa Sunday morning. Nagsasawa na sa Sunday evening. Hindi na makabalik. Nagsasawa na sa prayer meeting, kapatid. Oo, nagsasawa na tayo sa gawain ng Diyos. Nagsasawa tayo sa pag-aakay ng kaluluwa, katulad ng iawitin natin, the value of one. Amen. Mahalaga pa rin ang isang kaluluwa na maligtas, kapatid. Amen. Kahit isang kaluluwa lang sa isang linggo, mayroong maligtas, amen. Mahalaga, if one sinner that repented, the angel of heaven rejoicing. Kahit isa ang magsisi ng kasalanan at tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, ang buong anghel, ang kalangitan, ang Diyos sa langit ay nagsisiyahan, rejoicing. Amen. Because of soul winner. Amen. 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 Nagdi-disciple, minsan nagsasawa na tayo sa dini-disciple natin. Amen. In-invite natin ngayon, hindi sumama. Next week, hindi mo na babalikan. At hindi mo na babalikan kailanman. Nagsasawa na. Amen. Dapat huwag tayong magsawa, kapatid. They faithful in our giving. Amen. Lahat ng ginagawa natin, yan po ay isang opportunity lamang, kapatid. Oo. Hindi lahat ng panahon ay tayo ay maglilingkod sa Diyos. The Lord will come quickly. Wala na panahon. Amen? Kailan pa tayo magtapat sa Panginoon? Sabi ng awitin, kailan pa ba ibibigay ang iyong buhay at lakas? Kung wala ng lakas, kung wala ng panahon, kailan pa? Amen? No? Kung wala ka ng lakas at panahon at wala na ang ating buhay. Amen. Kaya kapatid, be faithful to the Lord. Amen. No? Be faithful to the Lord, kapatid. Babalik ng Panginoon ay wala ka pa rin nagagawa para sa Kanya. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Dapat mayroon tayong gagawin para sa Panginoon. We must occupy our time, day, for God. Amen. Occupy till I come, sabi ng salita ng Panginoon. Amen? No? Kasi ang nais ng Diyos, no? Maging magamit ka ng Panginoon. No? Minsan, busy tayo sa sanlibutan. Nag-enjoy tayo sa sanlibutan, kapatid. At natutuwa ang diablo, kapatid, kung mag-enjoy ka pa rin sa kasalanan, kapatid. Mm-mm. Natutuwa ang diablo, kapatid. Amen? Amen. Di ba alam, natutuwa ang diablo pag umulan? Amen? No?
Pag umulan ang Kristiyano, naging salt, they are the salt of this world. Natutunaw ang salt, amen? Hindi ka matutunaw, kapatid. Ang salt ay nagbibigay ng lasa sa sanlibutan, kapatid. Tayo po ang nagbibigay ng lasa sa sanlibutan ito. Pagdating ng Panginoon, ang sanlibutan ito ay wala ng kwenta. Tribulation na, kapatid. No, tayo na lang ang nagpapasaya, nagpapaliwanag, nagbibigay ng lasa sa sanlibutan ito. Pag umalis na ang Kristiyano, kapatid, this world is very chaos, mga kapatid. Kaya matutuwa ang diablo, kapatid, pag wala ka sa simbahan. Pag umulan, bawas na ang iyong reward, kapatid. Gusto ng diablo, maging unfaithful ka sa Panginoon para wala kang reward. Amen? Bubulagin ka ng diablo. No? Ayaw niya na lagi ka sa simbahan. No? Alam niya na pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, kapatid, masigasig ka sa paglilingkod, maging matapat ka. Kaya ayaw niya na ikaw maging matapat sa pananambahan, kapatid. Ayaw niya na ikaw makarinig ng salita ng Diyos at magkaroon ka ng revival, kapatid. No? Kaya kapatid, gusto niya every Sunday, wala ka sa simbahan. Para ang paningin mo sa gawain ng Diyos, maging blurred ng paningin mo. Maging blind ka sa gawain ng Panginoon. Noon. Maging malayo na, kapatid, ang puso mo sa Panginoon. At sasabihin mo, at saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon. Oo. Matagal pa naman ang pagbalik ng Panginoon. Matagal pa naman ang darating ng Panginoon. At saka na lang ako maglingkod, magtapat sa Panginoon. Saka na lang ako magpagamit sa Panginoon kasi matagal pa ang pagbabalik ng Panginoon. Amen? Saka na ako babalik sa evening service pag malapit na darating ang Panginoon. No, matagal pa. Yan ang prinsipyo ng mga Kristiyano. Tanda natin, sabi ng Panginoon, I come quickly, my reward is with me. Kapatid, I come quickly. Huwag mong isipin, huwag mong problemahin kung gaano katagal babalik ang Panginoon. Ang isipin natin, kapatid, nakahanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Ang tanong, nakahanda ka na ba sa pagbabalik ng Panginoon? Nasubukan mo na ba maging faithful sa Panginoon? Naging faithful ka? Kamusta ba ang ating paglilingkod sa Panginoon, kapatid? May nagagawa ka na ba sa gawain ng Panginoon? O hanggang ngayon, kapatid, offended ka pa rin, discouraged ka pa rin, kapatid? O hindi ka pa rin ginagamit ng Panginoon? Oo, hindi ka pa rin nag-aakay ng kaluluwa? Ikaw pa rin ang sinusundo at inatid, kapatid. Dapat maging faithful tayo sa Panginoon. Amen? Nasubukan na ba natin yan, magtapat sa Panginoon? Nasubukan na ba natin, within 1 year, magtapat ako sa Sunday morning, magtapat ako sa Sunday evening, magtapat ako sa prayer meeting, at aaten ako sa Sunday school. Amen? Magtapat tayo sa Panginoon. Bakit hindi natin subukan magtapat? Maging sa oras lamang, kapatid. Minsan ba naka-attend ka ng on time, before the time, wala pa ang Sunday school, nandito ka na ba sa pananambahan? Nasubukan ba natin yan, kapatid? No? Baka yung iba sa atin, Sunday school na, naliligo ka pa rin. Nasigaan ka pa rin, kapatid. Oo. May sarili tayong oras. And you expect reward from God? Amen? Ang tanong, tapat ka ba sa oras? Amen. Ang simbahan natin ay may tamang oras sa pananambahan. That is conviction. Kung may sarili kang oras, that is your opinion. May sarili ka eh. Amen? Opinion yan, kapatid. Binibigyan tayo ng Diyos ng oras. Ang oras natin, kapatid, ay pare-pareho.
Yung oras ng mayaman, yung oras ng mahirap, yung oras ng mga lahat ng tao, pare-pareho ang oras, 24 hours, 24/7. Ilang oras, 24 hours, the same. Ilang oras ang isang linggo, i-times mo yan sa 7, ang 24 hours, equals 168 hours. Ilan ang binibigay mo sa Panginoon sa 168 na yan? Ilang oras lang, isa lang oras ang binigay mo, hindi, why, may 167 ka pa. Simba ka sa umaga, 1 hour. Simba ka sa hapon, 2 hours. Babalik ka sa Miyerkules, 1 hour. 3 hours lang ang i-week. 168 minus 3. Mayroon ka pang 100. Yun ang hindi ko na alam. Nahina ako sa mathematics. 168. Minus 3. Amen? Mayroon ka pang 165 na natira. Oo. Marami ka pang panahon na mag-Facebook. Marami ka pang panahon na magpanood ng TV. Magpasyal-pasyal, kapatid. Sa 168 na yan, kapatid. Samantala, kapatid, we give to the Lord. One day for the Lord. He gave us 6 days to work. And one day is for the Lord. 24 hours is for the Lord. Dapat 24 hours sa Panginoon yan. Ilan ang binibigay natin, kapatid? Konti lang panahon. Oo, binabawas-bawasan pa natin, kapatid. Nagpapalate-late pa tayo, kapatid. Kapatid, hindi po yan ang sinyalis ng katapatan natin sa Panginoon. Oras pa lamang, be faithful ka na. Bakit hindi mo subukan umattend ng Sunday school? Amen? Kasi ilang oras ka nagbababad sa Facebook. Ilang oras ka nagbababad sa cellphone. Tulog na ang cellphone, bukas pa. Tulog na yung tao. Oo. Nakakumot na. Umiilaw pa ang cellphone. Oo. Nakita natin. Nakababad tayo sa mga palabas. Kapatid, ilang oras at ilang oras ginagamit mo sa paggawa, sa gawain ng Panginoon. Tapos kunting gawa lang, nagrereklamo ka pa sa Panginoon. Amen. Dapat masaya ka. Excited ka. Maglingkod sa Diyos. Amen. Kasi hindi ka naglilingkod sa tao. Hindi ka naglilingkod sa kapatiran. Hindi ka naglilingkod sa pastor. Naglilingkod ka sa Diyos na nagligtas sa atin. Siya ang paglingkuran natin, kapatid. Be faithful to our Savior. Be faithful servant. Amen. No? God will reward to those who are faithful. Amen? Bakit? Oo. Merong attendance ang Diyos sa langit. Maybe sa church, may attendance tayo. May attendance tayo dito sa Sunday school. Oo. Alam na mga secretary kung sino ang late, sino ang absent. Meron tayong attendance sa worship service. Pero higit sa lahat, tandaan natin, may attendance tayo sa langit. Amen. We will give up count what we have done to the Lord. May account ang Diyos, may record ang Diyos, because God is the God of record. Amen. Amen? Kaya nga mayroong bilang ng Diyos ang ating oras. Anong sabi ng Matthew 10:30? The very hairs of your head are numbered by God. Yung buhok mo, kapatid, bilang ng Diyos, oras pa kaya, kapatid? Kayang bilangin ng Diyos. Amen? Because God is the God of record. Ano pa? God is the God of numbers. Alam niya kung ilang oras ang ginugugol mo sa Panginoon. Hindi mo alam, merong book of numbers. Everything numbered by God. Every step, every tears, every pain, God knows. Amen? God knows everything. He knows if you are faithful or unfaithful. Amen? Maging faithful tayo sa Panginoon. Be a faithful servant, katulad ng sinasabi sa parable ng servant, Matthew 25. Amen? Matthew 25. Makita natin? Matthew 25. No, silistan nyo na lang yan, Matthew 25. Mayroong binigyan doon, 5 talents. Binigyan ng 2 talents. Binigyan ng 1 talent.
Lahat, iba-iba ang binigay na talent, kapatid. Depende sa iyong kakayahan. Amen. Binigyan. Yung lima, binigyan. Yung dalawa, binigyan. Yung isa, binigyan din. Isa lang, kapatid. Hindi pare-pareho. Ang mahalaga, ginagamit natin anuman ang talent na binigay ng Diyos. Ilan man yan, kapatid. No? More talent, more required. Amen? Ang mahalaga, ginagamit mo yan sa Panginoon. Naging tapat ka dyan sa binigay ng Diyos na talent. Ano ba ang talent mo, kapatid? No. Bawat isa, binigyan ng gifts. Meron talagang may gifts na masarap magluto. Oo. Kahit hindi niya titikman ang sarap, mayroon talagang gift sa pagluluto. Mayroong gift sa pagmamaneho. Mayroong gift sa pagmekaniko. Mayroong gift sa pagre-repair. Nag-maintenance. May mga gift na ganyan. May gift ng karpentero. May gift na pentor, kapatid. Oo. Janitor. Kahit wala ng gift, pwede pa rin. Kailangan pa rin ng labor of love. Ibang labor of love. Pag nag-apply ka ng labor, hindi na tinatanong, ano bang master mo? Wala, labor lang. master lang. No, labor lang. No? Kaya kapatid, no, kahit anong talent man yan, gamitin mo yan, maging faithful ka sa Panginoon. Hanapin mo yan, saan ka ba pwede magamit ng Panginoon? Amen. The important thing is you are available to the work of God. No, malaga, mayroon kang ability, mas malaga kung available ka sa Panginoon. Amen. Dahil God will reward our faithfulness sa Panginoon. He is counting you faithful. Di ba binibilang ka ng Diyos na faithful? Tapos hindi mo ginagamit. Tingnan niyo sa 1 Timothy 1.12. 1 Timothy 1.12. Diba, bilis ng oras. One point pa lang tayo. Mga sampo ito. Tawa-tawa pa si AJ. Pero totoo nun, hindi abot yung sampo, gutom na. Ang sabi niya, "And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me." Enabled ka magluto. Enabled ka magkarpintero, magwelding, mekaniko. Enabled ka, binigyan ka ng Diyos ng kakayahan, kapatid. And God is expecting you to be faithful. Amen? Sabi ng Biblia, "For He counted me faithful." God is counting you. Amen. Binibilang ka na ng Diyos, maging matapat. Oo. And putting you in the ministry para magamit ang iyong ability sa gawain sa ministry. Putting you in the ministry. Amen. God expecting us to be faithful. Amen? Faithful. Ano sabi ng Matthew 25:23? Ano sabi niya? "Well done, good and faithful servant." Paano tayo maging faithful sa Panginoon? "And He said unto him, Well done and good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. Here will the ruler over many things. Enter into the joy of the Lord." Amen. Well done. Hindi dapat, give your best. Do your best. Yan ang word na well done. Good and faithful servant. Saan ka maging matapat? Saan? Saan nagsimula ang katapatan? In few things. Maliit na bagay. Maliit na oras. Maliit na pagbibigay. Maliit na kapirahan. Maliit na talent. Saan nagsimula kung matapat ka sa maliit? Pagkatiwalaan ka pa ng Diyos ng malaki. We will make you ruler over many things. Paano kapag katiwalaan, kapatid, ng many? Eh, kunti pa lang. No? Wala na. Nawawala ka na sa gawain ng Diyos. Kunting
pera pa lang, konting business pa lang, nawawala ka na. Ay lalo na kung paramihin yan, lalo ka nang mawawala. Amen. At lalo ka nang magwawala. Amen. Saan magsimula ang faithfulness? Be faithful in few things. Nag-faithful ka sa inyong oras, konting oras. Maging faithful ka sa iyong pagbibigay. Maging faithful ka sa iyong talent. Kapatid, be faithful because God is counting you faithful. Ang nais ng Diyos, well done, good and faithful servant. Amen. Amen. Well done. Give your best to the Lord. Amen. Yan ang nais ng Diyos sa atin, kapatid. Ang in-expect niya, maging well done ang ating gagawin. May ginagawa ka para sa Panginoon. Amen? No? Wala nga nagtatanong sa akin eh. Pastor, may gagawin ka sa Monday, Tuesday, Wednesday. Lagi ako, kapatid, may gagawin. May puntahan ka ba? Lagi akong may pupuntahan. Kasi pag wala akong gagawin, mahanap ako ng gagawin. Kung wala akong pupuntahan, maghanap ako ng pupuntahan. Occupy till I come. Huwag nating sayangin ang panahon natin. Ibigay mo na sa Panginoon. Itudo mo na ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Bakit? Naranasan natin sa sanlibutan yan. Binigay na natin ang oras. Nagpupuyat tayo, kapatid, sa oras. Nag-sakripisyo tayo, kapatid, sa sanlibutan, sa kasalanan, kapatid. Ay ngayon pa, nandito ka na sa Panginoon. You must be enjoy serving the Lord. Be faithful to the Lord. Amen. Sige, dito na tayo. Because God will reward our faithfulness. Sana makatatlo mo lang ako ngayong puntos. Be faithful to the Lord. Faithful ka. Sa start in your time attendance mo, faithful ka. Sa prayer time mo, sa Bible reading mo, sa soul winning mo, be faithful in every area of your life. God will reward. Hawak na ng Diyos ang kanyang reward. Sayang naman ang reward na yan na sa kamay lang ng Panginoon niya. Amen? At isang araw, i-offer mo yan sa Panginoon. At sabihin mo sa Revelation 21, ang Revelation ba yan? No? Thou art with me, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor, for thou hast created all things. Thou art worthy, O Lord. Ibibigay mo rin yan sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang karapat-dapat nito. Kasi ginawa mo yan, ma-accomplishment na yan. Yan ay accomplishment mo, hindi akin. Ibabalik ko yan, Panginoon, sa iyo. Ano ang ibibigay mo sa Panginoon? Wala. Amen. Ano ang ibibigay mo? Wala tayong ibibigay sa Panginoon. Amen. Ano ang sabihin ng Panginoon sa atin? Thou wicked and slothful servant. Sobrang tamad ka na lingkod, mula ikaw naligtas, pinagpala kita, binigyan kita ng kalakasan, binibigyan kita ng kalusugan. Oo, wala ka malang ginagawa para sa aking gawain. Amen. Amen. Give your best, be faithful to the Lord. Number two, be fruitful. Oo, pag faithful ka, magbubunga. Kaya wala kang bunga kasi hindi ka faithful. Amen. Tingnan niyo yung binigyan ng talent. Matthew 25. Yung lima, ilan? Naging lima. Yung dalawa, naging dalawa. Nadoble. Yung isa, tinago. Unfruitful. Kaya dalawang klaseng Kristiyano matagpuan sa langit. O ma'am, mayroong unfruitful and fruitful Christian. Amen? Yung isa, tinago. Amen? Hindi ginamit. Kaya sabi ng Panginoon, nagalit ang Panginoon, thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap where I sowed, not gather where I have not sowed. Nag-aani ka, pero wala kang itinanim. No. Wala kang nagawa, mag-speak ka ng reward, sabi ng Panginoon. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang sabi niya, the wicked as slothful servant. No. Minsan ang Diyos matutuwa at minsan ang Diyos mainis sa atin. Amen? Ang sabi niya, the slothful and wicked servant. Amen? No. Matutuwa ang Diyos pag tayo nagbubunga.
Amen. At bibigyan ka ng reward sa ating katapatan at mga bunga, kapatid. No? Dapat magbunga tayo. Amen? Matagal ka ng Kristiyano, hindi pa rin nagbubunga. Aba, mahirap. Amen? Kahit isang tanim mo, pag hindi nagbubunga, hindi ka matutuwa. Naiinip ka at naiinis. Bakit ito? Ang tagal ko ng dilig na dilig ito. Dami na akong vitamins dito, fertilizer ay nilagay. Wala man lang akong na binibigay na bunga. Di ba hindi ka masaya? Amen? Bulaklak lang nga yun. Hindi ka na masaya pag hindi nagbibigay ng bulaklak. Bulaklak pa lang yan. Ay lalo na ang bunga. God expect us fruits. Amen? Hindi matutuwa ang Diyos kung wala tayong fruits. Amen? Wala tayong matanggap na parangal. Amen? Bakit? Wala tayong nagawa sa Panginoon. Amen? Hindi tayo nagbubunga. Mula na ikaw ay naligtas, wala pa rin bunga. Hindi nagbubunga ang buhay mong Kristiyano. Pasaway ka pa sa church. Pasaway ka pa. Amen? Hindi ka pa nagbubunga, pasaway ka pa, at hindi ka pa nakakatulong sa gawain ng Diyos, pampabigat ka pa sa gawain ng Diyos, kapatid. No? Hindi natutuwa ang Diyos. Amen? Hindi ka nagdadala ng pagpapala sa gawain ng Diyos. Ang dinadala mo, problema sa gawain ng Diyos. Hindi matutuwa ang Diyos yan. Amen? Kaya nga, be fruitful. Amen? Fruitful. Hmm? The Bible says, my reward is with me. Eh kung hindi ka tapat, wala kang bunga. Anong ibibigay sa iyong reward? Tansan. Red horse. Bakit? Matagal ka ng Kristiyano, hindi ka pa rin nagbubunga. Nagiinom ka pa rin ng alak. Oo. Nagsusugal ka pa rin. Ilang taon tayong Kristiyano? 2 years, 5 years, 7 years, 20 years na tayong Kristiyano, kapatid. Sana ang bunga natin, kapatid. God is asking fruit. No? Praise God. Maganda ang ating patutuo. Oo. Amen? Nag-enjoy ang Diyos, marami kang leaves. Maganda ang mga dahon mo, pero ang inintay ng Diyos, bunga. Amen? Ang mangga, magbubunga ng mangga. Kung Kristiyano ko, anong bunga mo? Kristiyano din. Amen? Amen? Kristiyano din. Dapat ang Kristiyano may bubunga. Amen? Sana ang ating bunga, kung ang Diyos magtanong sa atin ngayon. Amen. Mayroon ka bang ituturo na bunga? Yan si sister, yan si brother. Bunga ko yan sa aking pag-aakay sa kaluluwa. Ako ang nagsakripisyo niyan. Binigyan ko yan ng time para i-disciple. Yan ang bunga ko. Amen. That's the question today. Are you bear fruits? Oh, ang sarap sa Kristiyano, nagbubunga at ginagamit ng Diyos. Amen. No, nag-expect ang Diyos na tayo magbunga. Bakit nag-expect ang Diyos? Kasi binibigyan ka pa ng Diyos ng buhay. Binibigyan ka pa ng Diyos ng kalakasan. Binibigyan ka pa ng Diyos ng kalusugan. Tapos hindi ka nagbubunga. Amen. Nagsusustain ang Diyos araw-araw ng iyong pangailangan. Tapos wala man lang siyang makuha na bunga. Amen. Anong sabi ng John 15 verse 16? John 15 verse 16. John 15, tingin natin. Sige, mga 20 lang siguro tayo. John 15, 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and I have ordained you, that you go and bring forth fruit. Saan tayo pupunta muna? Go, you must go, and bring forth fruit. Go, soul winning. Go, I must go to the region beyond. I must go. Kaya minsan mga Kristiyano, hindi ang awitin I must go. Ang awitin, I shall not be moved. Ay wala. Walang bunga. Kung yan ang paborito mong kanta. Amen.
I shall not be. Hindi ka umaalis. Hindi ka nag-aakay ng kaluluwa. Kaya sabi niya, he must go and bring forth fruit. And your fruit should remain. Ano yung remain? Discipleship. Pagtiyagaan natin sila, kapatid. Huwag mong tigilan hanggat hindi magbunga ang iyong inaakay, hanggat hindi mo makita sa gawain ng Diyos, hanggang siya ay hindi ginagamit ng Panginoon. Amen? At ang may pangako ang Diyos, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Amen? Kaya hindi tayo makabunga, kasi ang isip natin, laging isip natin material na mga bagay, pangailangan natin, kapatid. Marami pong mga transaction ngayon, marami akong appointment ngayon, marami akong kailangan ngayon, kaya hindi pa ako makapag-soul winning. Samantala, if you win souls, whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Answer prayer ka. Minsan, kapatid, ang answer prayer, doon na sa soul winning. Amen? Doon na sa soul winning. Amen? Doon na sa soul winning. Tuloy ka lang sa pagtrabaho sa Panginoon, and God provide your needs. Amen. Doon. Mag-provide ang Diyos sa ating pangangailangan. Kaya be fruitful because my reward is with me. Hindi matutuwa ang Diyos pag tayo ay hindi nagbubunga. No, sige, dito na tayo sa last verse. No. Luke 13 verse 7. I-end ko ang mensaheng ito sa istorya kasama mga disciples. Luke 13 verse 7. Then he said, the dresser of his vineyard, behold, the parable of the fig tree ito, kapatid. A certain man had a fig tree, verse 6, the vineyard, and he came the sought fruit. Naghanap ang magsasaka ng bunga sa kanyang tinanim. 3 years na ang fig tree, wala pa rin bunga. Ang sabi niya, I have found none. Found none. Wala akong nakuha kahit isa. Anong sabi ng Panginoon ng vineyard ng nag-aalaga? Cut it down. Why convert it the ground? Masakit ano? Putulin mo na yan. Sa gabal yan, sa lupa ko. Biro mo yan, kapatid, ano? Masakit magsalita ang parabol na ito. Panginoon mismo ang nagsabi. No. Kaya nga sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa mga disciple. Sa Matthew 11:13. God expect us fruit. 11, ano yan? Matthew 11:13. No. Sabi ng Matthew 11:13, tama ba yan? Eh, baka mali. Yung fig tree, tawa ka Mark 11:13, hindi pala Matthew. Mark, and seeing the fig tree afar off, having leaves, he came. Nang dumating sila, gutom-gutom, nagugutom ang mga disciples at ang Panginoon, at nakita nila ang fig tree, malayo pa. Having leaves, he came. Ang daming dahon. To. Praise God, marami kayong dahon. Maganda ang iyong patotoo. Maganda ang bihis mo, kapatid. Napakaganda ng buhay mo. If happily he might find anything thereon to it. Then he found nothing but leaves. Amen? Leaves lang. Wala siyang makitang leaves. In verse 21, tingnan niyo verse 21. Sabi ng Mark, verse 21. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold the fig tree that was cursed withered.
No, nagalit ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa fig tree, mula ngayon, hindi ka na magbubunga kailanman. Anak fig tree, cursed by God and withered away. Amen? Kaya ayaw ng Diyos. Fig tree lang yan, ha? Ina-expect niya na makapagbigay ng bunga. Oo. Ang fig tree, pero walang na-contribute. Kaya Jesus cursed the fig tree. Amen? Kaya ang nais ng Diyos, ibe-bless ka, maging mabunga ka, para ibe-bless ka ng Diyos. Oo. Because God expect us fruits in our Christian life. Hindi ka pa nagbubunga? Sige, subukan mo magbunga. Amen? Pagtyagaan mo lang, isang araw, magbubunga ka. Amen? Mag-disciple ka. Our word na disciple means duplicate. Parang susi, nag-duplicate ka, parehas. Magagamit. Yan po ang discipleship, duplicate. Amen? Maging katulad mo. At nasa ministry na rin. At naging fruitful na siya sa kanyang buhay. Yan po ang nais ng Panginoon. In His return, Christ's return and rewards, God expect us to be faithful. God expect us to be fruitful in your Christian life. Hindi pa huli ang lahat. I encourage everyone in this church, pwede pa nating habulin habang hindi pa bumabalik ang Panginoon. That's the reason why hindi pa mababalik ang Panginoon. Dahil hinihintay ka pa, kapatid, na maging faithful ka sa pananambahan, faithful ka sa soul winning, faithful ka sa pagbabasa ng Biblia, faithful ka sa prayer meeting, kapatid. Maging fruitful ang iyong Christian life. Makapag-akay ka pa ng kaluluwa ng iyong pamilya, ng iyong kaibigan, ng iyong kapitbahay. Maging fruitful kang Kristiyano. That's why Jesus ay hindi pa bumabalik hanggang ngayon, because God is waiting you to be faithful and to be fruitful Christian. Amen. Tayo po ay mag-pray na. Dakilang Diyos, thank you God for your great message this morning. That's what to expect from us in our Christian life. Magmula kaming naligtas, inaasahan mo kami. You are counting us to be faithful. And God is expecting us to be fruitful in our Christian life. Sige po, pwede pa tayo magkabul habang hindi pa bumabalik ang Panginoon. Pwede pa. Sige po, pwede ka pa. Naging mabunga pa ang iyong buhay, Kristiyano. May bunga ka na? Sige po, dagdagan mo pa ang iyong bunga. Nasa ministry ka na? Sige, dagdagan mo pa. Abounding in the work of the Lord, because your labor is not in vain in the Lord. Kaya habang tinutugtog ang awit panyaya, if the Lord speak to you through this message, Christ's return is very soon. I come quickly, He will come unexpectedly. We don't know the day. We don't know the hour, we don't know the month or year, but the Lord will come quickly. Babalik ang Diyos. Kung babalik ang Panginoon ngayon, ano ang madatnan niya sa buhay natin? Are we faithful? Are we continuous bearing fruits? Don't go home without making commitment to God. Lord, subukan ko maging faithful sa pag-attend ng Sunday morning, Sunday evening, Sunday school, prayer meeting, Bible reading, soul winning, whatever area sa buhay ko na pwede, saan ako pwede magamit ng Panginoon. Sige po, make commitment to God to be faithful to Him, to be fruitful in your Christian life. Sige po. Lulood ko sa Diyos. Kausapin mo, Panginoon. Lord,
I'm willing to be faithful. I'm willing to be used. I'm willing to be used in your ministry. To be fruitful in my Christian life. Sige po. Meron ka bang alalahanin? The Lord will come. Keep on. Blessed is he that keepeth the book of prophecy. Sige po. Kausapin natin ang Diyos. Kung meron man sa aming kalagitnaan, kung darating ang Panginoon, hindi mo patiyak ang langit at buhay na walanggan. Bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? Lord, salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Ikaw ay namatay. Nagbayad ng ating ng aking kasalanan. Ako nagsisisi ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. At mayroon kang buhay na walang hanggan. Sige po, nawa, bago man dumating ang Panginoon, meron kang Panginoong Jesucristo sa iyong puso. Okay po, the Lord will come very soon, anytime, in a moment. Okay po, para magamit tayo sa Panginoon. Ngayon na, pwede ka nang magamit ng Diyos. Hindi pa uli ang lahat, pwede pa. Pwede kang magamit ng Panginoon. Sige po, kausapin natin. Ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for your great message, great revival this morning. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God, making decision, making commitment to be faithful, to be fruitful unto you, O God, prior to your coming, O God. Salamat, Panginoon, sa manak niyo lumapit. Gumawa ng desisyon. Magtapat sa inyo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Maging mabunga ang aming buhay, Kristiyano, sa pag-aakay ng kaluluwa, Panginoon. Salamat po sa manak ninyo, Panginoon. Whatever their needs today, Panginoon, whatever their burdens today, O Lord, tulungan mo po sila, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Thank you for what you have done today. I bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Wala na pong ulan. At sige po, salamat sa Panginoon. What a great Sunday today. Amen. And expect great message, great revival this afternoon. Amen. So before we go home, we worship the Lord through our giving. Amen. We worship the Lord through our giving. Tawagin na po natin ang ating mga usher. Sa aming mga bisita, ang pagbibigay po ay voluntary. But to our brethren, it is our privilege to be a part sa gawain ng Panginoon. Tawagin na po natin ang ating usher. Thank you.
pumikit, saglit at tayo po'y manalangin para sa ating pagbibigay. Pakilang Diyos Ama na nasa langit, salamat po Panginoon sa privilege ngayong umaga na kami po muli ay makapakinig ng iyong salita Panginoon. Salamat po sa reminders at sa revival po ng iyong salita na Panginoon, tulungan niyo po kami na kami po ay patuloy po sa aming panambahan at tulungan niyo po kami Panginoon na kami po rin po ay maging matapat po sa aming paglilingkod at nawa Panginoon this morning pagpalain niyo po ang bawat isa na magbibigay, pray na maging faithful po kami sa aming pagbibigay din Panginoon at dalangin po namin Panginoon na anumang mga blessing na aming natanggap Panginoon nawa tulungan niyo ang bawat isa na ito may balik po namin, pagpalain niyo po magbibigay Panginoon ang kanilang mga source of income. At we pray, Panginoon, na ito ay magamit po sa lahat po ng mga ministry. At ito po ay marami pa pong mga tao na maabot po ng salita, Panginoon. Pagpalain niyo po ang salapi na malilikom. Kayo po ay malugod, Panginoon. Ito ay katanggap-tanggap po sa inyo. Patawad po sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless as you give. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Tayo umawit bago ang ating closing prayer. Amen. Don't forget our afternoon fellowship po mamaya.